Oo, oh, kumusta? Hello po, okay naman po. Sobrang happy na magkakaroon ako ng opportunity. This is your first lead role, no? Opo, first ever sa series man o sa pelikula. Ilang taon ka na ba nag-showbiz? Nag-start po ako na Racket 2013 pa po. Mga bit roles po sa TV. Pero naging matunog po sa indie scene simula nung lumabas yung Marosa, noong 2016 po. So since then, full-time na po ako nag-artista, actor po. So matagal na? Opo. So parang child star, ilan ako na mga yun? Hindi naman po, 26 pa lang naman po ako. Nag-start so, parang po parang teens? Opo, mga college pa po ako noon. Tapos, di ba parang from there, pinasok mo rin yung theater, no? Opo, nag-theater din po ako for 1 year nung college din po. Aside from the acting, ano pa yung mga skills mo? Sumasayaw ko ba? Kumakanta ko? No, pag ginawa ko po yung dalawang yun, baka pagtawanan ako. Pero kaya ko naman po kumanta, pero hindi. Mas gusto ko po kasi yung nagpo-focus talaga okay sa acting. Mas gusto ko po maging master ng craft na yun kesa yung dinadiverge ko po yung focus ko sa iba't ibang bagay. Ah, so mas ano ka sa acting talaga? Opo, kasi ayoko po yung pipilitin ko na singer po ako, pero okay, syempre, no, ha? Binigyan natin ng backstory ang mga viewers, no? So, from there, pinasok mo na ang pagpapasexy, di ba? So, saan ka nag-start na magpasexy? Kasi po, nung kwento po dyan, yung first ever na teleserye ko po sa ABS, yung Magpahanggang Wakas. Yung business, isa po sa business unit head na nagtiwala sa akin, lagi po sinasabi sa akin na mag-workout ka na. Okay. Kasi po, yun nga, baby face ako. So para naman, mas mag-mature po yung roles ko. Tapos, dun lang po ako na-conscious talaga na maging mas healthy at mas maging fit. Dahil po dun, dun nagsimula po. Tapos, syempre, ano yung first, ano mo, BL or sexy film na ginawa? Yung sa Marosa po kasi may isang sexy scene po kami ni Sir Alan Paule. Okay. Ano yung ginawa mo doon? Kasi po yung kwento nun na nahuli na nagpupush ng shabu si Miss Jacqueline, anak niya ako. Okay. So kailangan namin mga anak na mag-raise ng funds pang tubo sa kanila. So ang naging ano ko, ang naging way ko ng character ko is pumatol sa isang game. Bading. Okay. Ano yung may kissing scene kayo dyan? May bed scene po ako. As in bed scene? Anong sexy ang pinakita mo dyan? Ito po, yung gilid. Ah, okay. At ipakita natin. Charot! gilid. Okay. Gilid lang. Opo, pero may kissing scene? Dumapis na please po. Pero ang mas nangyari kasi mas si Alan Paul yung umada sa akin. Ah, okay. Oh, kasi sorry, hindi ko napanood eh. So from there, ano yung sumunod na sexy na ginawa mo? Ay, afternoon po kasi, afternoon, normal naman po na puro sexy, no? Pero iniwasan ko po nung time na yun yung magpa-sexy kasi ayoko naman po ma-stereotype. Ma-typecast, oo. Okay. So, ito po, ang pinaka-sexy na ulit na ginawa ko is yung sa Benex Gym Season 2 po. So, ito yung papasok ka na, no? Opo, sa Season 2 po. Ano ang aabangan nila doon? Kakaiba po yung character ko dito. At yung buong series din po talaga in particular, iba't ibang klase ng membro ng LGBTQ yung papasok na characters doon. So, ang ganda po, kakaiba. So, kanino kang part? Kay TJ o kay Jerome? Kay Olan pati kay Yana po, kay Ron pati kay Sarah Edwards. Ah, okay, so ano ka rin dito? Ano ka, straight ka or ano? Sexually fluid po yung character. Ah, okay. So, game sa dalawa. Hindi ka ba natatakot na you're straight? Opo. Ah, okay. Nagkaroon ka ba ng relasyon? Wala pa naman po na. Wala ka ba naging girlfriend? Ay, meron po. Nakala ko kasi yun. Hindi, may nagkaroon ka na ng girlfriend? Nagkaroon ka na ng... Opo, medyo marami-rami. Marami-rami na. Okay. So ngayon, syempre, hindi ka ba natatakot na ma-typecast ka sa puro sexy nila ang ginagawa mo? May takot po, pero kung magpapakatotoo lang po ako, nagiging practical lang din talaga ako na may trabaho po ako natatanggap ngayong pandemic. Kasi sobrang hirap. So thankful ka. Opo, thankful ako na nakukuha po ako ngayon.
Kasi ang dami pong nagpapasukan na artista ngayon. Oo nga, oo nga. In fairness, no? Opo. Pero the, of course, syempre, dahil nga wala tayong mga trabaho, siyempre, papasexy ka na rin. May mga offer na ba sa'yo? May mga offer ng mga gay, benefactors? Dati po. Ay, dati po. Pero hindi mo siya kinuha. Ano yung naging reaction? Parang sa, nakakagulat. Nakakagulat yung mga message na ganun, di ba? Kasi hindi po ako sanay na ginaganun eh. Nung bata po kasi ako, mahihain po talaga ako, introvert. So hindi po ako sanay sa attention talaga. So nakakagulat. Pero ikaw, yun sa totoo, willing kang makipagrelasyon sa isang bading? Or meron, o nagkaroon ka na? Wala pa. Ako po, naniniwala po kasi ako, gusto ko kung may mararating ako sa buhay, pinagtrabahuan ko po talaga yun. Sariling sikap ko po talaga. Mm-hmm. Kung meron man ako maging, ang hirap kasi magsalita, alam mo yun, may nakakausap po ako na naging beke na, matanda na eh, di ba? Pero, hindi po ako ano eh, ang hirap po mag-close, di ba? Baka pagsisihan ko yan. Mm-hmm. Pero ngayon, sa pag kung magpapakatotoo po, sa alam ko po, straight po. Oo. Hindi, pero okay ka, open ka for that. Open naman po ako, hindi po ako close. Sa relasyon. Hindi po ako close sa ganyan. Okay. Yun naman importante, di ba? Na maging open ka for a relationship. Mm-hmm. So, ngayon, single ka? Opo, single po talaga ako. Totoo po yun. True ba yan? Opo. Kailan ang last relationship mo? Meron din po akong nakadate nung pandemic, pero hindi po nag-work kasi non-showbiz po. So, ayun, ngayon po kasi biglang sakto ng daming opportunities po na dumadating sa akin. So, ito na lang po, ifo-focus ko na to kasi tagal kong hinintay talaga to. So, nung nakuha mo tong role na to, syempre ito, lead, ito na papasok na tayo dito sa limited edition. No? So, nung nakuha mo itong role na to, ano ang naging pakiramdam mo? Ay, naging pumasok agad sa ano? Sa isip mo na kaya mo na ba to? O ito na to? Ibibigay mo na? Parang gano'n. Sabi ko, ito na. Ah, okay. Ito na. Ito na yung matagal kong pinapangarap. So, sobrang, may ka ba syempre po na-excite na sa challenge, pero ayoko pong isipin yung pressure na yun. Gusto ko na lang, galingan, bigay yung best ko, yun na lang. Pero, ano yung pinaka-daring mo rito? Na hindi mo pa nagawa mo na sa ibang mga pelikula? Medyo matindi po yung kissing scene sa screen. Dito? Opo. Na, pero before ba hindi mo nagawa? Sa babae lang po. Sa babae lang sa ibang pelikula? Hindi pa po. Dito kasi lalaki sa lalaki. Lalaki sa lalaki. First time ko po talaga to. Mm. At saka yung totoong kiss kasi, di ba? Yung hindi yung ganun lang. Oo. So laplapan parang ganun. Opo, ganun po talaga pag nag-express tayo ng love, di ba? Oo. Oo, laplapan talaga. So first time mo makakahalikan with a guy? Opo. Opo. At least gay naman yung ano mo makakahalikan. Opo, oo. Kaya wala namang mali siya. So syempre, dito sa limited edition, ano yung aabangan nila sa kay Jomari Amiles? Ito po, kasi dati puro support roles lang, so kumbaga limited lang yung emosyon na mapapakita ko talaga. Mm-hmm. Ito, buong character talaga yung mapapakita ko sa series na to. Tapos makikita niyo din po yung progression ng character ko kasi po ako yung kumbaga storyteller dito eh. Ako yung nagkikwento ng love story namin. Mm-hmm. So yun, yun po yung dapat nilang abangan. Pero di ba nag-take ka rin ng audition dito? Opo, nag-audition din po ako. Pero nung tingin mo ikaw ba yung makukuha na one of the lead? Hindi ko po, nashock talaga kasi ako eh, na sinabi na, ikaw na si Mar. Parang hindi nga po ako naniniwala eh. Hindi po ako naniniwala na ako na yung kukunin nila. Ang bilis po nung pangyayari nung araw na yun. Kasi alam naman nila na, kasi magaling ka naman daw talaga. So, yun, pero thankful ako sa kanila talaga. Na feel ko po na talagang nagtiwala sila sa akin. And I heard pa, pagkatapos itong season 1, magkakaroon uli ng season 2. Yun po ang sabi nila. Oo, na kasama ka pa rin syempre. Oh, diba? Ayan. Kaya advance congrats, di ba? At syempre, i-promote mo na yung bago mong
BL series. Hello po, iniimbitahan ko po kayo manood ng limited edition sa Bragais TV YouTube channel. Malapit na po this February 2021. Siyempre, yung isa pa, ano pa yun? Ito po, yung ito na talaga yung malapit na Bennett's Gym Season 2 sa February 12 na po. Yan ang aabangan namin. Opo, abangan niyo po talaga. This is John Marie Analis. Please subscribe to Troy Catan YouTube channel. Please follow me on my social media accounts, John Marie Angeles on Facebook and Instagram and YouTube. Ayan. Subscribe po kayo.